Boom! Hello everyone! Kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. At kung bago ka nga lang sa aking channel, subscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So ayun na nga, panibagong reaction video na naman for today. And syempre, sobrang excited na naman tayo. Pero bago ko simulan lahat, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang ating pinaka-latest video, andyan yan sa may description. I-check nyo na yan, i-like and i-share. At mag-comment kayo para sa mga susunod pa natin mga video, okay? And syempre, amazing shoutout naman sa inyong lahat. And thank you so much sa inyong never-ending support kay Amazing Janus at sa patuloy na pananood ng ating mga video. Okay, so ayun na nga, 40 days reaction video guys. Ayan, gagawin natin ng isang ni-request ng ating a good friend of mine na 18 na si Rachel Andy, na talaga namang kinulit po tayo dito, okay? Since mahal natin ang babae na ito, okay, pagbigyan natin, okay? Sabi niya kasi sobrang good vibes daw ito, okay? And syempre, since gusto natin ang mga good vibes na vlogs, okay, from SB19, bet ko yung gawan, okay? Gusto ko yung napapangiti talaga tayo, okay? So for today, gagawin natin yung Brigada, okay? Yung SB19 at ang voice natin, sinagot yung mga comment ng mga bashers, okay? I-check natin kung paano ba nila ini-handle ang mga bashers dito at kung paano ba sila mag-comment dun sa mga bashers, okay? So sobrang nakaka-excite to. And tingnan natin kung paano ba ang pag-handle nila dito, okay? So panoorin na natin to and let's go! Basahin niyo po kung ano yung feeling niya habang tinatype yan. Ayan, SB9. Ito na. Sabi niya, pinaka-pangit sa SB19 yung Josh. Josh, sana makausap kita. Pero baguhin mo attitude mo, ha? Ay! Nangyari na. Sana makausap. Parang personal yun. Personal. Siguro. May isama ng galit. Parang galit na galit sa akin to, ha? Ano? Baka na-overwhelm siya sa charisma. Ay, oo nga. Okay lang naman po yun. Iba-iba naman tayo. Baka, syempre, iba-iba tayo ng perception. Baka nga naman para sa mata niya, pinakapangit talaga ako. Okay lang din yun. So yung wala, the more you hate, the more you love. Yes! True! Pagkito yung baguhin yung attitude ko, hindi ko masasabi. Siguro depende. Pwede ko naman, pwede naman ako mag-adjust. Para bakit kilala mo ba si Josh? Hindi naman, di ba? Baka magbago yung isip. Yes! True! Wait lang ha, sobrang natatawa. Lakas makapangit, di ba? Pagkapangit, ibang klase rin talaga eh. Hoy, isa nag-comment eh, wala pong pangit sa tamundo. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong ganon. Okay, and then yung sa attitude, sobra ako natatawa. Okay. Tama yung sinabi ni Josh, no? Baka pag nakilala niya ako, mas mag-iba yung perception niya. Okay, you need to know the person first, no? Before you judge them. Oh, English! Tama ba? Diba? Oo, totoo yun. Kailangan kilalanin muna natin yung isang tao. Tayo basta mag-judge naman. Okay, tuloy natin. Talagang proud Pinoy sila, bahag ang isuot nila. Kung sisikat talaga sila, kahit bahag lang ang suot, sisikat sila. Yun talaga, walang silang ginaya. Yun ang tinatawag na pure Filipino talent. Pag nagbahag, pure Filipino talent. Nagsisimula na talaga. Ate, sure ka na ba dito? Mamaya pag nagbahag kami, mafollow. Ay, nako! Sinasabi ko sa'yo, gusto ko rin yung pabahag! Natutunod na content namin, abangan niyo po yan. Mga boy sa palengke. Yung naka-orange, mukhang nagtitinda ng tinapa. Ay! Ay, naka-orange. Saan mo ba itong video? Feeling ko ako yun. Hindi, yung ano, yung sa ano natin, yung kapuso mo, Jessica Soho, naka-orange ka doon. Ah, okay. Oo. Siguro ginagamit para pang inis lang. Pero, nagagana yung ibang tao na natatakaan. Ang gwapo naman lang titinda ng tinapa na yan. Baka bilhin nga ng 5 kilo, diba? Kami po, kumbaga, wala naman po kaming ginagawang masama. Kumbaga, ginagawa lang po namin yung gusto namin. Kung saan paraan po kami nag-enjoy at kung saan po kami nag-excel sa tingin po namin. Pero bakit po kailangan may mga ganong salita? Yun yung hindi ko
maintindihan. Pwede naman sabihin na pangit talaga kami, pero huwag lang sabihin yung ibang tao naman nagtitimba ng tinapa. Grabe naman yung... Oo nga, no? Grabe naman sa nagtitimba ng tinapa, no? Sasabi ko sa inyo, iba klase pag nagtitimba to ng tinapa. Si Sejun? Ako! Ha, feeling K-pop tong mga to. Hindi pa sa inyo, mga... Wala kayong originality. Ha. Ito yung sabi niya. Hindi sa pangbabash, pero naman sana may sariling originality naman. Like sa style ng presentation, mukha kasi ginagaya nila mga Korean style. Dapat pag Pinoy, Pinoy style din. Ano ata eh? Di ba pwedeng mukhang Koreano lang? Ha? Ganun ata tayo eh. Hindi. So yung masasabi lang po namin dyan sa ganyan, yun nga, spaghetti, Pinoy style. Hindi, pero parang nag-evolve naman po talaga ang fashion. Yes! True! Nandito na po tayo sa modern times, 2021 na po. Ganun po talaga. Oo, oh, kailangan Asian mo maging millennial paminsan-pinsan. Baka hindi po millennial yung nag-comment. Reference din, galing din sa Asia. So, hindi po Korea ang ginagaya namin. Sarili po style lang namin lahat. Pati po para namin, lahat po yan. Pati pagsulat ng kanta, hindi naman po siya naka-Korean. Kayo naman ang sisikat at magkakapera, kaya pakiba namin sa inyo kung gusto nyo sumikat. Kung wala akong paki sa amin, bakit ka nag-comment? Yun lang. Boom! Ang tao sa buong mundo, meron po tayong tinatawag na sense of universality. Kumbaga, pag meron tayong bagay na nakikitang maganda, we take it and utilize it. Hindi naman po na sinasabi na pangungopia or direct talagang kinukuha yung sinasabi. Kumbaga, influence po tayo ng mga lahat ng bagay sa buong mundo. Eh, lahat naman, kuwari po, yung mga damit nyo, hindi naman po sa atin yan, di ba? Matapusin muna natin si Pablo. Angkat din po yan sa ibang bansa, hindi naman po sa ating galing yan. Lahat po ng tao, lahat ng kultura, influence po yan ng buong mundo. So, wala po tayong masasabi na only Pinoy, Korean only, ganun. Wait lang! Huwag ka kami doon! Alam niyo, nagtalay-talay kasi doon sa salita ni Pablo eh. Gusto ko lang sabihin na nauutal tayo. Gusto ko lang sabihin na mahal na mahal ko talaga si Ken. Iba klase talaga ang Ken ko eh, di ba? Gusto ko yung mga ganyang attitude, yung rektahan, di ba? O, bakit ka nag-comment kung wala kang pakisabi? O, ba't ka nga naman nag-comment? Huwag ka naman comment kung wala ka naman palang pakialam, di ba? Ang lakas lang eh. Boom, sabog, di ba? O, sana napanood niya to, di ba? Yung nag-comment na yon. Kung sino man yon, sabog na sabog ka na. Sobra ka natawa doon. Lakas bukin doon sa part na yun. Anyway, sobrang humble pa rin ni ano dito ni Pablo. The way siya magsalita din sa mga bashers. Like, though may negative side, meron pa rin namang positive side, di ba? Yung negative is like parang explanation dun sa mga bashers, while dun sa positive, like parang binibuild niya pa rin eh yung sarili nila, diba? Yung grupo nila, like ine-explain niya to understand para dun sa mga bashers na hindi dapat yung ginagawa, diba? Which is good naman talaga eh, diba? So, may mga purpose talaga tayo, okay? So, wag tayo masyado, okay? Ituloy natin. SB19, mukhang tatay. Grabe naman kayo sa mga tatay. Grabe naman. Grabe naman. Nang walang pangit sa mundo, lalo na yung mga tatay natin. Lalo tatay, oh, mga tatay ka rin pala. Oh, anak, liga na. Bata pa to, parang sama ka na kay daddy. Anak, masawang gawain yan. Makinig ka kay daddy. Oo nga. Siyempre, mga ganda naman po. Binabasa namin, pero hindi naman po namin siya sinasapuso. I mean, labas din kagad. Hindi naman kami nag-hold ng grudge sa mga ganong klaseng si comment. Char! Asawa ko! Eh? Kasi parang wala lang rin naman eh. Kasi diba, parang aanhin namin yung negatibong salita nyo kung mas kilala naman namin yung sarili namin. Rude! Tumpa ka dyan! Sejun! Ayusin mo, Justin, ha? Lumimintang! Oh, bakit? Dapat yung malutong, ha? Sabi mo! Basahin mo! Dapat yung kasinlatong ng Kropek! Tropic lang pala kas. Oh, sige, ako na. Okay, game. SB19. What OMG? This is so big for the Philippines. Ah, iba. Good ano pala, akala ko eh. Mali yung delivery, akala ko galit. Dapat emotion niyo. Nabigla pala siya. Hindi pala siya hate comment. Hindi pala siya. Sa totoo lang, totoo yung sinasabi niya, this is so big for the Philippines. Kasi itong nomination na to sa Billboard Music Awards, hindi lang naman talaga para sa grupo namin, para sa mga fans namin, kundi para sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. What if, diba, makilala talaga yung bansa natin dahil sa talento natin,
maging yun nga yung mga dayuhan para mas maging curious sa kultura natin, mag ano sila dito, baga makatulong tayo sa economy, kasi syempre once na maging curious sila sa kultura natin, mas kugustuhin nilang, alam niyo yun, magpunta dito, i-explore lahat, kilalanin palalo, yes, tayo. Diba? Hindi kami galit sa inyo. Please, continue mag-comment ng ganyan kasi natatawa talaga kami. Oo, di ba? Nakakatawa. Yes. Ang sarap anuhin, patulan kapag basagin, ganun. Diba? Sobrang nakakagwapo nila dito. Oh. In fairness naman na. Oy, sobrang natatawa ako sa ano na to, sa pag-response nila dun sa mga bashers nila. And thank you so much, Sis Rachel Ann, for this video na na-recommend mo. Sobra ako natawa, especially kay Ken, diba? Actually, may kanya-kanya naman talaga tayong perception eh, tulad ng sinasabi ni Josh eh. Hindi naman lahat tayo is perfect eh, diba? So, hindi talaga mawawala yung mga bashers, diba? Especially pag sikat ka, diba? It's normal na magkaroon ng basher kapag sikat ka na, diba? And, ewan ko ba kung anong nakakain ng mga bashers na yan sa pagpambabash nila, diba? Like, diba, mambash ka, wala ka namang napala, diba? Parang nailabas mo lang gusto mong nailabas, pero wala ka namang napala, diba? Hindi ka naman naging masaya, hindi ka naman naging malungkot, diba? So, wala kang napala, diba? And anyway, hindi ko alam kung bakit tinutuloy pa yung mga bashers na yan, diba? Siguro nga, para lang talaga maging equal yung mundo, diba? Pero, sa totoo lang, diba, gusto kong sabihin sa mga boys na sobrang humble pa rin, diba? Sobrang humble, diba? Hindi pumapatol, 'di ba? Kahit nagko-comment, andun yung naka-smile pa rin, 'di ba? The way bitawan yung mga words, parang pabiro pa rin, like hindi offended. 'Di ba may mga ganun, parang pag nagsalita ka, parang na-offend ka agad, pero pag sila pag nagbitaw, parang wala lang, parang pag sinabi sa iyo okay lang, 'di ba? Ganun yung impact sa akin nung pinapanood at pinapakinggan ko sila. 'Di ba? Iwasan niyo na magmambash, 'di ba? Para hindi kayo masabugan. Char, ayan. Anyway, thank you so much sa inyong lahat and I love you bashers. Yun lang masasabi ko, okay? So if you like this video, guys, please give me a thumbs up and don't forget to like and share and drop a comment after watching this video. And again, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!